Hi guys, welcome sa Max Works and Hobbies. Meron tayong tanggap, no? Sharp. Complain ng may-ari, ayaw daw mag-power. So, sinubukan natin i-plug. Merong power, no? Merong standby power, pero walang oscillation. So, tara, buksan na natin to at try nating i-repair. Nag-visual check tayo, merong open na resistor, yung R601. Sunog, no? Ito yung resistor papunta sa horizontal driver transformer. Ito yung sunog na resistor, no? Burado na rin yung color niya. So, napalitan na natin yung sunog na resistor. Kumuha na lang tayo sa isang junk na board na sharp din. Chinek natin yung collector ng horizontal driver na ito, transistor, no? So, meron tayong nakuhang 15 volts. And so, kung may oscillation siya, pagpitik natin ng standby or channel up, yung 15 volts sa collector dapat bababa siya. No, mga at least mga nasa 9 volts, 10 volt. So depende sa chassis. Okay? So paano kung hindi bumababa yung voltahe diyan sa collector pag pitik natin ng standby, no? So indication niyo na walang oscillation. So sa case na ito, check natin. Yun, meron, no? May bumaba. Ayan, 15 volts. Naka-shutdown na yata. Naka-protect na. So, pagpitik natin kanina, may 9 or 10 volts. Tapos, bumalik sa 15. Indication na ano siya. Ayan, nag-12. No? Indication na may oscillation. So, ang gagawin, pag nag-protect siya, i-off lang ulit yung main switch. Tapos, i-on ulit para makumpirma na may oscillation siya. So, dapat pagpitik natin, kagaya ng nabanggit ko kanina, from 15 volts, bababa siya ng mga at least 10 or 9 point something, no, yung collector sa horizontal drive. Kung walang, ano, hindi siya bumababa, walang oscillation, di ba? So, ganun lang kasimple. Okay, so kung walang halimbawa, walang ayaw mag-trigger, walang oscillation, ano yung i-check natin? Yung B plus niya, 140. Bababa kasi yun yung 140 into 125 pag normal. May oscillation ito, bumababa siya eh. Nagiging 12 or... Kanina may nakita tayong 10 volts, no? May oscillation siya. Eh, halimbawa lang, hindi, walang oscillation ang TV, no? Standby lang. Ano yung i-check natin? So, ipapakita ko na rin sa mga sharp na ganito yung chassis, no? Ito yung 9 volts regulator niya. I-check natin yung pin number 4. Dapat pagpitik natin ng standby or ng remote or di kaya channel up, may lalabas na voltahe dyan, 4.7 or 4.9 yata. Ibig sabihin, no, may trigger galing sa system, no? E kung walang trigger, i-check natin yung supply ng IC niya, min IC sa transistor na yan. Ayan, 15 volts, kukuha siya ng 15 volts sa chopper, tapos i-regulate niya into 8 point something, 8.9 yata, papunta sa IC na yan, yung IX. So, ito, meron to, sinubukan ko, may 4.7 na pumipitik sa pin 4 ng regulator na 9 volts. So, okay to. May oscillation siya pero napakabilis, parang nagpo-protect mode agad. So, sa ganitong chassis, tandaan natin, lalo na yung vertical, walang fusible resistor. So, kadalasan shorted ang vertical nito, kaya parang hirap siya, no, mag-oscillate. Pinipigilan niya yung oscillation. So pag ganun ang problema, ang gagawin natin, tanggalin natin yung vertical
or pwede din natin i-hang yung pin ng supply ng 24 volts para dito sa vertical, no? Ayan. Sigurado kung may fusible resistor ito, pumutok na. Kaso ito wala, so hirap i-detect, no, ang chassis nito. So nung tinanggal natin yung vertical, nagkaroon ng 180 volts. Lumabas yung 180 tsaka yung 24 volts. So ito yung sira. So kailangan natin palitan ng vertical. At sigurado kung wala nang problema, aandar na ang chassis na ito. So napaka-tricky, no, gawa nung fusible wala. So talagang mahirap i-detect ang oscillation. Palitan natin. So pagkatapos mapalitan yung vertical IC, no? At sinubukang i-plug, yon yung 140 naging 124 na. Bumaba siya, no? Kasi may load na, gumana na yung load. Tapos yung horizontal drive collector naging 9.8 na from 15 volts. So ibig sabihin normal na yung oscillation. Tapos yung supply na vertical na halos wala tayong makuha kanina, normal na, naging 25.9 volts. Tsaka makikita nyo sa side mirror ko, ayun o, may nagkaroon na ng power. Ayan. Medyo ano lang, snowy. Okay? So ito yung pinalitan natin, yung vertical out, LA78040. Tsaka yung resistor, no? Tapos yung 9 volts na regulator. Buo yun, pero naisip akong palitan kanina kaya nandun, pero buo yun, hindi ko na lang binalik. So maraming salamat sa panonood, sana may natutunan kayo. Sa mga di pa nakapagsubscribe, pakisuyo magsubscribe tayo, pakihit na rin ng notification bell para ma-notify kayo sa mga videos na i-upload ko. Hey, maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam.